Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Natagpuan ng mga mangingisda ang ilang metal debris sa karagatan ng Morong, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, ang metal object na nakitang lumulutang sa bahagi ng Napot Point, Barangay Nagbalayong, noong June 5 at agad na inireport sa kanilang tanggapan. Ang debris ay mayroong Chinese marking at hinihinalang nagmula sa Changzhou rocket. Ang metal debris ay nakatakdang i-turnover sa Philippine Space Agency para sa kaukulang imbestigasyon. Magpapatupad ng one-strike policy ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga pasaway na recruitment agencies. Sinabi ito ni Migrant Workers Secretary Susan Ople matapos bumuo ng kasunduan sa recruitment agencies. Naglabas din ang DMW ng isang department order na paiiralin sa recruitment ng mga manggagawang Pilipino na ipadadala sa ibang bansa. Binigyang diin ni Secretary Ople na isinasaalang-alang nila ang kapakanan ng overseas workers. Matapos ang higit isang buwan ng pakikipag-usap, nakumbinsi rin na sumuko ang tatlong miyembro ng New People's Army o NPA sa Caguait, Surigao del Sur. Kinilala ng 1st Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company ang mga sumuko na isang alias John John, Vice Commanding Officer ng Sandatahang Unit Pampropaganda Platoon 16C2, Guerrilla Front Committee 16, Sub-Regional Committee Northland ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o NPA Northeastern Mindanao Regional Committee. Kasamang sumuko ni alias John John ang kanyang misis na si alias Fiona na medical at supply officer ng grupo. Samantala, isa pang rebelde ang sumuko sa Agusan del Sur Police Provincial Intelligence Unit na kinilala lamang sa alias na Car Robert, miyembro ng Squad 3 Platoon Banglas ng North Central Mindanao Regional Committee. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.